Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito po ang ating general love reading para sa mga Cancer. Take what resonates kasi hindi ito magre-resonate sa lahat ha. So kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa'yo. Also, if you're a cross watcher, pwedeng maging ikaw ito at hindi si Cancer. So bahala ka nang ilagay ang sarili mo sa sitwasyon. Pwede magkapalit-palit ang roles, depende sa nangyayari sa'yo. And anyway, kung hindi ka pa nakasubscribe, ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and share, and yung subscription nyo. Subscription ninyo dito sa ating channel and dun sa ating other channel, yung Madam PTV and Virgo Philippines if you're dealing with a Virgo, okay? Sorry about my background noise ha guys, if you could hear a lot of noises on my background, sorry po agad kasi you know, very busy po ngayon dito sa aming area, so medyo maingay. So start na natin ang readings. We have your Queen of Wands, Ace of Pentacles, Six of Wands. Aries, Leo, Sag, Taurus, Virgo, Capricorn energy. So, ito yung energy ng person mo, ha? So, nakikita natin dito, there's a lot of action here. You could be dealing with someone na magaling mag-advise pagdating sa business. Or this could be you na magaling pagdating sa negosyo. And there's a lot of new beginning here. Okay, with the Ace of Pentacles. I mean, nandito yung progression, eh. I mean, some of you, your person, actually... yung concentration niya is not regards to your connection, pero mas doon sa kung ano man yung mga sinisimulan niya, possible new business, new things na sinisimulan niya ngayon. Okay, career, ganyan, more about money. So nandun yung concentration niya, pwedeng travel, ayan. So maaaring nandun yung concentration nitong person mo. Currently, your person is missing you with the Two of Wands, Aries, Leo, Sag energy. Para sa iba sa inyo, this could be your ex having this new beginning with the death. So you could be dealing with your ex kasi kung hindi man ex, someone from the past na maaaring currently dumadaan sa mga bagong pagsubok ng buhay niya. Maraming pagsubok dito, eh, a lot of problems. With the Five of Swords currently, tinatry i-work out nung person mo yung sarili niya. Kaya lang maraming humahad lang dito. Okay? And with the Ten of Swords, so yung iba sa inyo, sobrang down ng emotions niya. Sobrang, ang hirap i-lift up ngayon ng emotions ng person mo. Kasi maaaring maraming kasinungalingan dito with the Magician. Hindi siya nagiging totoo sa tao sa paligid niya and at the same time pwedeng sayo. And with the Hand of Cards, I don't know, but your person is someone na maaaring merong mga ginagawa dito behind your back. May mga hindi tayo nakikita dito, yung maaaring ipinapakita niya sa'yo, wala lang, pero deep inside meron naman talaga. So, alamin natin kung ano yon. We have your wedding rings, or for some of you, you might be married to this person or pwedeng may marriage involved. Pero I don't feel like it is a good marriage, ha? To be honest, dun sa ibang relationship dito na nakikita natin, hindi nagiging maganda, ha? And we have your Nine of Cups. Pero although ganun, mas nakikita na lang natin dito yung pinagsamahan, eh. So maaaring hindi tayo nagko-concentrate dito sa mga sinasabi ng dreams mo. So maaaring yung iba sa inyo, tinatry mo i-confront itong taong to sa mga bagay na ipinapakita sa'yo. Pero nauuwi lang sa away. So ngayon, mas nagko-concentrate ka na lang sa mga naiisip mo. Pero hindi mo na lang para, I mean, dumaan man sa isip mo yon or sa kutob mo yon, pinapalagpas mo lang. So maaaring may mga questions ka dito, o ano, meron na bang someone or may third party na ba dito, kasi maaaring nakakaroon ka ng kutob dito. And now with the Ace of Swords, there's a lot of pain na nararamdaman natin dito. You feel like you're alone, okay? And maybe because this separation already happened dun sa iba sa inyo, pwedeng nangyari na yung separation, yung paghihiwalay, and ganyan nararamdaman mo, parang mag-isa ka lang kasi parang niloko ka. But we have here abundance. This is a blessing for you. Hindi yung blessing na magkahiwalay kayo, ah. Pero at least hindi siya dumating sa point na talagang minahal mo na ng sobra-sobra. Dahil sa part mo, hindi ko naramdaman na minamahal mo siya na to the point na talagang willing kang ibigay ang lahat-lahat sa kanya. So, kahit papano, diba, plus points pa rin sa'yo yun. Kasi kahit papano, na-control mo yung emotions mo and hindi mo na ibigay ang lahat-lahat sa kanya. And with the Queen of Pentacles, this is your energy being stable, being okay pagdating sa finances, stability. Kung hindi pa, papunta na dun, ha? Kasi nakikita natin dito with the Queen of Pentacles. For me, Queen of Pentacles is someone na magaling.
yung tipong kahit mag-isa lang siya, kahit walang king sa tabi niya, this person, the Queen of Pentacles, is magaling. Kumbaga, magaling talaga siya. Compared to all queens, Queen of Pentacles is full of responsibility, punong-puno ng responsibilidad, pero nakakaya niya lahat ng yun. And this is your energy. Maaaring kasi nakikita mo naman sa paligid mo na hindi ka naman mag-isa dito. So, possible there's children for some of you, or mga relatives or friends na willing to support you kung ano man ang mga pinagdadaanan mo. So, meron tayong mga kailangan i-risk dito, ha? Yung iba sa inyo, gusto pa rin mag-risk ng, gusto pa rin gumawa ng movement, eh. Gusto pa rin bumalik, pero kaya lang nauuwi sa away. So, much better. We have here the chaser, so maaaring ikaw din yung naghahabol dito sa situation sa ngayon. Nakikita natin na ikaw yung lumalapit, ikaw yung gusto mag-message dito sa person na to. Pero kasi ang dami niya ng stress, eh. Yun nga, ang dami niya pinagdadaanan na mga new beginning sa buhay niya. So maaaring nakaka-apekto pa. Sobrang down niya ngayon, ha. Sobrang problemado. And isa pa ito sa nakakapag-contribute kung bakit once na mag-usap kayo, nauuwi lang sa away. Kaya, better, mas ikip mo na lang sa sarili mo muna yung mga gusto mong sabihin sa kanya. We have your mask, so your person is not being honest dito sa situation ninyo. Might be your person is dealing with someone else. And, I'm sorry to say, ha, kung may another person involved sa situation, mas nandun yung attention niya compared sa inyong dalawa. So, kukuha tayo ng message from this message bowl. Kukuha lang tayo, ha? For Cancer, please. So, we have here, I wish you're mine. Okay? I want to see you. Gusto kong titigan ka. What else, please, for Cancer? Mamaya ko interpret kung ano yung ibig sabihin ng mga message na yan. So, we have here holding hands. I love you more. I mean, eto kinukuha ko message. Actually, mas nakukuha ko to sa energy mo. We have your angel guides. Di ko masabi. Water sign. We have your twin flame. I'll fight for you. Umiiwas. Sige lang. One more. Wala na ba talaga? So, that is the last message for you. So, interpret natin. I wish you're mine. So, maaaring may pagpilit dito. Kasi, nakukuha natin with I wish you're mine and with the Five of Swords, nakukuha natin na like, pinipilit, may pagpilit dito, eh. Dito sa energy na ito, pagdating sa pag nag-uusap kayo, na parang ipinapasabi mo sa kanya na parang kung ano yung importansya nitong connection na ito. But then, dito yung nakukuha natin na parang lahat parang, wish. Parang hiling na lang lahat. Kasi hindi natin nakikitang na isa sa katuparan yon. So, maaaring yung, we all know what wish is. So, parang healing or hangad. Which is, mas maganda kung hindi mo pipilitin ang sarili mong magmahal. Kundi, namahalin ka. Or, kumbaga, wag mo pilitin ang sarili mong mahalin ka. Mas maganda kung mamahalin ka niya ng dahil gusto niya. So, meron ditong pag-healing na sana mahalin ka rin niya. And we have here, I want to see you. So, this is your person's energy. Alam mo, hindi naman ibig sabihin na natapos na or nag-end na yun sa inyo. Is tapos na talaga. Maaring may mga reason siya kung bakit gusto kanyang makita. We have here, gusto kong titigan ka. Alam mo, hindi maganda yung sign na ito for me, ha? Gusto kong titigan ka, it is for titig lang talaga. And not only that, this is for me sa lahat ng mga written messages. This gusto kong titigan ka is has something to do with sexual desires. Okay, so gusto niya makita ka, hindi yung mukha mo, hindi buong-buo, pati katawan mo mula ulo hanggang paa. So, hindi maganda yung sinasabi natin dyan. And so, maaaring, kung may nararamdaman man siya sa'yo, maaaring sexual desires na lang. And we have here holding hands. For some of you, you're still holding on. You're still holding on dito sa connection na ito. Mahirap man tanggapin, pero may mga bagay na kailangan tanggapin kasi nasan dyan eh. Hindi lang dahil sa kutob mo, pero maaaring ramdam mo at nakikita mo talaga kung ano yung mga mali sa kanya. And kailangan tanggapin mo yon. Kailangan matututan kang hawakan. I mean, with the holding hands right here, I can feel that this is your hand holding your own hand. Sa totoo lang. Kasi it is above 9 of swords, which is, for me,
Nine of Swords is being alone, okay? Alone energy ito. And wala kang ibang hahawakan ngayon kundi ang sarili mo. So, kumbaga, embrace yourself. Hayaan mo muna na, kumbaga, yung mga gusto mo, ipag-pray mo na lang muna. Dahil sa totoo lang, we have your I love you more. Yung, kumbaga, sa pagmamahal, mas nakukuha ko yung pagmamahal na mas nanggagaling sa'yo. Kumbaga, mas mabigat or mas malalim yung pagmamahal na binibigay mo compare sa isinusukli sa'yo. We have here angel, guys. You are well guided by your angel, guys. Hindi naman ibig sabihin na nagkakaganyan na yung sitwasyon mo. Pinabayaan ka na. Yan eh, yung may mga bagay lang talaga na kailangan. Maranasan ka para mas maging better person ka pagdating ng araw. So, parang this is a lesson for you. And we have here water sign, Cancer, Scorpio, Pisces energy. Di ko masabi. So, may mga bagay ditong hindi masabi. Possible na yung iba sa inyo hindi pa open pagdating sa third party relationship, hindi pa alam. So, you might be dealing with your twin flame or vice versa. Pwedeng yung person mo ito. So, possible na kaya ini-end itong situation ninyo na ito dahil may someone better. Pero mas malungkot nga lang kung sa side niya yon. Kasi possible that your person is dealing with his or her twin flame, soulmate. Dahil nandito sa bottom of the deck, mask, and then followed by soulmate. At saka followed by mirror, which is for me a twin flame connection. Mirror. Nagme-mirror sa isa't isa. Pero hindi natin masabi ngayon kung ikaw ito or yung person mo na currently kaya nag-end yung situation ninyong dalawa is because someone is going to arrive and yun na talaga yung taong magiging para sa kanya. Okay? And kung hindi man ito para sa'yo, pwedeng para sa person mo ito. And we have here umiiwas. Sige lang, wala na ba talaga? So, kung may pag-iwas, we have here umiiwas followed by sige lang. So, kung ano yung ginagawang pag-iwas dito, tama yon. This is like giving you a hint na kung ano man yung ginagawa mo, umiiwas ka, walang connection, may paglayo, sige lang, tama yung ginagawa mo. Because this is your time for yourself. Para yung attention, ibigay mo naman sa sarili mo. And we have here question, wala na ba talaga? Okay? And I feel like the answer is yes. Wala na. Hindi para mag-expect. Alam mo, pwede pa rin naman kayo magkaroon ng connection kung may usapan kayo regarding money, regarding children, ganyan. Pero huwag muna sa ngayon. And regarding sa relationship, huwag na muna natin ipilit. Lalo na kung nararamdaman mong wala na talaga. Okay? So, kasi meron dito mga talagang chaser ang energy. Pinipilit nila yung sarili nila dun sa taong ito. Which is hindi naman talaga dapat. So, that's it for now, guys. Thank you for watching. I hope naka-resonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot, Madam PTV, and Virgo Philippines. I love you all and bye-bye.